hindi po ako drug lord. Sina Michael Yang at Alan Lim. At yung mga protector nito na sila Albayalde, Aaron Aquino, Wilkins Villanueva, Bato de la Rosa, Bongo, at Presidente Duterte. Tuloy po ang paghahanap sa akin para patayin upang itago ang katotohanan. Noong 2017, lumapit ako sa Senado kay Senator Gordon noon upang ilantad ang aking intelligence report. Pero imbis na ako ang pakinggan, itinago lang ang aking report at hindi isinapubliko. At ako pa ang pinalabas na protektor ng droga sa report ng Senate Blue Ribbon. Hindi siya nakinig sa akin dahil sa pagsipsip noon kay Duterte. Si Duterte ang pinanigan niya dahil sa kanyang railroaded Senate investigation laban sa akin. Ako ay wrongly nadiin at ako ay kinasuhan. Ginawa akong drug lord kahit ako ay nagtatrabaho lamang. Sa totoo lang, kung hindi itinago ang intelligence report ko kay Michael Yang at Alan Lim, baka hindi nangyari ang korupsyon ng Parmali. Walang nanakaw na pera ng bayan. Hindi nalagay sa panganib ang buhay ng mga healthcare workers dahil sa delayed, substandard, o expired na face mask at face shield. Baka hindi sana maraming namatay na Pilipino. Ibinenta tayo ni Duterte sa China. Siya ay taksil sa Pilipino. Si Duterte, Bongo at Bato de la Rosa ay taksil sa taong bayan. I was informed that Colonel Eduardo Acerto, the former deputy director of the Philippine National Police Drug Enforcement Group, is present in Zoom and has requested this committee to allow him to make a presentation. So, Colonel Acerto, para lang ma-aware kayo, yung aming previous committee hearings dito sa Committee on Dangerous Drugs, House of Representatives, ay nagkaroon ng isang motion na imbitahan kayo, no, na mag-appear dito sa committee ito to shed light on the alleged involvement of a certain Mr. Michael Yang, who was allegedly identified as a drug lord. Opo, Mr. Chairman. Okay, maraming salamat po. So, please proceed with your presentation. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Police Colonel Eduardo Acerto. Ako po ay isang police na nanilbihan ng mahaba at tapat para tulungan masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal po akong naging anti-narcotics operative at natalaga po ako bilang deputy director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Eduardo Acerto na matagal nang ipinapahana at ipinapapatay ng dating Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko police. Pinapapatay po ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo. Ako po at samahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre ng mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikitang nakasama ni Pangulong Duterte at Senator Go. Yung kasamahan ko pong si Police Captain Perote ay dinukot po sa lobby ng isang hotel sa Bacolod ng limang armadong kalalakihan na nakasuot ng bonnet at bulletproof vest. Meron din po silang mga lookout sa labas. Hindi na po makita hanggang ngayon si Perote at malamang patay na si Perote. Matagal na po akong natatakot para sa aking buhay dahil ako ay pinapapatay ni Duterte. Sila po ay ma-influensya hanggang ngayon. Pero this has got to stop.
Tapos na ang maliligayang araw ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Panahon na po siguro ngayon na magtiwala sa ating pamahalaan. Nakita ko po na sa panahon ni Pangulong Marcos, nagkaroon ng hustisya sa kaso ni Senator Laila de Lima. Nanalangin po ako na sana din magkaroon ng hustisya ang aking kaso at magkaroon ng accountability sa mga kasalanan ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Isama na rin natin si Aaron Aquino, si Oscar Albayalde at Wilkins Villanueva. Dapat na silang usigin ng batas. Dapat malaman ng tao ang kanilang kasamaan. Panahon na ng paniningil. Gusto ko pong ilinaw ang aking mga nalaman sa atraso sa bayan nila Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Gusto ko din pong bigyan linaw ang mga akusasyon na ibinabato nila sa akin ni Duterte at mga kampo nito, at upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano tayo niloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte. Una sa lahat, huwag sana kayong maniniwala sa mga ipinupukol sa akin ng mga kasinungalingan. Hindi po ako protektor ng sindikato ng droga. Hindi ako kidnapper. Wala akong ginukot o pinaransom ng mga drug personalities. Lalo na ang mga Chinese. Hindi ako involved sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Jik Ikyo. Hindi ako nag-smuggle ng AK-47 at lalo hindi ako nagbigay ng baril sa NPA. Hindi ko inagaw ang search warrant operation sa Dongboy School Laboratory. Ang utos pa nga ni Duterte ay sunugin ang Cebu Laboratory, pero hindi ako pumayag. Siguro naman po ngayon, nakikita nyo na nagsasabi ako ng katotohanan at ang kawalang biyaan ni Duterte. Maaring mapatay nila ako, pero ang katotohanan ay hinding-hindi mapapatay o maitatago. Nakikiusap po ako sa taong bayan. Magising at mamulat na po tayo sa mga kasinungalingan at korupsyon ng gobyernong Duterte. Handa po akong tumulong para sila ay mapanagot. Umasa po ako na sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay magiging accountable na ang mga tunay na nagkasala sa bayan. Bago po ako magpatuloy, gusto ko lang po ding ilahad sa inyo na yung mga kasama ko sa trabaho na humarap sa Senate Blue Ribbon Hearing, si Captain Perote, si Master Sergeant Jerry Liwanag, kasama na din si Director Pajardo, lahat ay patay na. Silang lahat ay pawang mga inosente at walang kasalanan. Matitino po silang mga pulis at tapat sa kanilang tungkulin. Humihingi ako ng pasensya sa pamilya nila dahil namatay at nagdamay sila sa akin. Uulitin ko, sila ay inosente at matitinong pulis. Ako din po ay inosente. Ginawang punching bag at kulgay ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa dahil sa bata nila si Michael Young. Medyo mahababa yung inyong opening remarks sa kergasyon na binitawan nyo. Eh, kami ho dito sa committee ay gusto lamang namin malaman yung katotohanan dito sa iniimbestigahan nating Cebu, na kung saan maaring merong link yung ascertain Mr. Michael Young. At hopefully, yung inyong mga sinabi kanina ay meron ho kayong mga ebidensya na maaring ma-share sa committee ito para mapatunayan po natin na ang inyong binitawan mga seryosong mga aligasyon ay kaya pong panindigan.